Sabi ng mga PBA legends, ibang-iba na ang PBA ngayon. Malayong-malayo dun sa laging inaabangan ng mga tao at isa sa mga nagsabi nito ay tunay na superstar sa lahat ng aspeto na may karapatang humusga sa mga players ngayon. Si William o kilala bilang Bogs Adornado, pinaliwanag niyang mabuti kung ano ang kaibahan nila noon sa mga PBA players ngayon. Masasabi ko nga na tama naman si Sir Bogs. Alamin din natin kung ano na ang naging buhay niya ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Una sa lahat, i-breakdown natin konti ang naging career highlights niya. Si Bogs Adornado ang pambansang head and shoulder faker. Sobrang galing niyan magpakagat ng foul at napakahanip tumira ng perimeter shots. Halos pasok yan lahat. Statistically, kung titingnan mo ang numero niya sa PBA, ay isa talagang Hall of Famer. Alam niyo ba mga kuis na 6 years old pa lang si Bogs? Nakitaan na siya ng potensyal, lalo na nung nagkulehiyo siya sa UST, napaka-consistent na shooter niyan kaya 1968 siya ang naging Rookie of the Year. 1970 si Bogs ay naging sandigan ng RP National Team. Sa MICAA, naglaro siya sa Team Crispa kasama si Danny Florencio at Jun Papa. Silang tatlo ang nagbigay title sa Crispa laban sa San Miguel. 1975, sinimulan ni Bogs ang kanyang professional career under sa powerhouse Crispa Redmanizers at agad may impact yan, winning back-to-back PBA MVP awards. Pero sa open conference, nagkaroon siya ng knee injury kaya hindi siya nakapaglaro buong season. Pero pagkabalik niya, agad nanalo ng title ang Crispa laban sa mahigpit na karibal nila na Toyota noong 1979. 1980, si Bogs ay hanggang 7 games lang sa Crispa kaya nirelease siya at nilagay sa UTEX Wranglers with 100,000 pesos cash. Sa finals ng open conference, Toyota ulit ang nakaharap nila. Nanalo ang UTEX na tinawag nilang Miracle Run. At eto mga kuys ha, November 30, 1980, naka-score si Bogs ng 64 points laban sa San Miguel at dito niya nakuha ang pangatlong PBA MVP. 1982, na-disband ang UTEX at si Bogs ay napuntang Greatest Coffee Makers, teaming up with Ricardo Brown. Instantly, dinala nila ang Greatest sa maraming finals appearances. 1984, nakuha nila ang title sa second conference laban sa SMB ni Mon Fernandez. Sa third conference, nagkaharap ang Greatest at Crispa pero nakuha pa rin ng Greatest ang title. Pagkatapos matalo ng Crispa, na-disband sila. In 1985, naglaro siya sa Shell Bugbusters with Philip Cesar at Bernie Fabiosa. Umabot siya sa 1,000 point club. Siya rin ang leading scorer ng Shell averaging 34.5 PPG. Wow! Parang pang-import na yan ah. Lagi na rin siyang kabilang sa mythical team. 1987, sumanib siya sa Hillsboro's Coffee Kings. Sa mga hindi nakasubaybay ng PBA noon, alam kong hindi pamilyar sa inyo ang team na Hillsboro's. Pagdating niya dito, agad nakatungtong sa finals ang team ng dalawang beses, kasama syempre ang mga Bruce Brothers. Bale sa taong ito, ang Alaska ay nagpalit ng pangalan. Ang Gatas ay naging Kape Ika nga. Pero originally, Alaska ang owner ng Hillsboro's. Kaya sa Alaska brand, pinag-retire si Bogs. Ang kanyang legacy ay tunay na kahanga-hanga. Kahit kapwa niya legends, bilib na bilib sa kanya mga kuis. Bago pa man dumating ang mga best shooter sa PBA gaya ni Alan kay Dick, si Bogs ang kauna-unahang nakapagtala ng 69 consecutive free throws. Kahit crucial shots, kaya niya itong ipasok. 8-time mythical team member at 5-time scoring champion. Parang malakidi ang style niya eh. Napaka-deadly na shooter at ang comeback player trophy ay ipinangalan sa kanya. 1988 siya ay naging coach ng Alaska. 2007, naging head coach ng Adamson Falcons. Dahil talento niya talaga ang pag-coach, kinukuha siyang assistant coach ng Ateneo, Shell Turbochargers, Adamson Falcons at Philippine Patriots ABL. Ang Mr. Nice Guy ay talaga namang legend sa lahat ng paraan. Sa isang interview ng Spin sa kanya, naging prangka ito sa comparison ng PBA noon at ngayon. Ayon sa kanya, nag-iba na ang PBA at napakalaki ng kaibahan. Kahit sa mga players, hindi na raw gaya ng dati. Way back 70s, 80s or 90s, ang mga players daw noon ay hindi nakasandal sa mga Phil-Am or big man. Dati 6'6 lang daw ang pinakamatangkad pero hindi bugbog sa ilalim kasi silang lahat may kontribusyon. Ang mga players ng 80s at 90s
ay consistent. Talagang kayod kalabaw lahat at may diskarte. Kumpara ngayon, hindi mo na masasabi na sobrang galing kasi hindi naman daw consistent. At minsan, nakasandal talaga sa big man. Kung walang big man na legit, mahirap makakuha ng title. Kaya nga sobrang in-demand ng mga big man sa PBA ngayon. Sa henerasyon ngayon, halos mga Phil-ams na rin ang nangingibabaw sa performance gaya ni Mikey Williams o Matthew Wright. Kaya mas malapit sa management ang mga gaya nila. Dagdag pa ni Boggs, nalulungkot daw siya sa mga players ngayon kasi pabago-bago ang performance nila. Minsan humihina, minsan sobrang lakas. Kahit wala namang injuries, inconsistent pa din. Dapat daw scoring-wise or defense-wise. Kung kaya nila itong gawin sa entire season, yun ang magaling. Yun din ang kauna-unahang dahilan kaya talagang masasabi mo na mas magaling ang mga players noon kesa ngayon. Opinion po yan ng isang legend at totoo naman eh. May mga consistent players naman ngayon pero iilan na lang sila. Ang totoong magaling na player, consistent yan the entire season at lagi yung sinasabi ni Sir Boggs. Teka mga quiz, ano na ang buhay ni Boggs Adornado ngayon? Siya ay shooting coach na ho ng Blackwater ngayon at lagi din siyang iniimbitahan sa mga barangay para magturo ng tamang shooting form. Siya rin ay ambassador ng isang product na pampatubo ng buhok at pinasok niya rin ang business na ito. Sa kabuuan, mas abala ngayon si Boggs sa coaching job. Pero mga quiz, mga tanong ko lang ha. Agree po ba kayo sa opinion ni Sir Boggs sa mga PBA players ngayon? Okay mga quiz, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Para sa inyong shoutout, abangan sa next video. See ya!